mula sa bulwagan pampalitaan ng UNTV, si Bernard Dodis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan. At mula sa UNTV Radio Mobile Booth, si Monica Velario Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. Mga residente sa Volcano Island sa pilitan ng inilikas dahil sa panibagong banta ng Bulkang Taal. Election protest ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo dinismis na ng Korte Suprema. The tribunal unanimously dismissed the electoral protest filed by former Senator Bongbong Marcos against Vice President Lenny Robredo. AstraZeneca hindi natatanggap ng COVID-19 vaccine orders, ngunit Pilipinas tiyak na makatatanggap pa rin ng mga naturang bakuna. Yung AstraZeneca, wala rin eh. Wala nang ma-supply. Yung 17 million yun ang huling order. Kinausap ko sila kasi talagang kulang na kulang ang supply nila sa Europe. Technically, wala naman ng impediment sa pagbigay ng COVAX facility ng AstraZeneca dito sa Pilipinas, at pagdating niya dito, maaari na rin siyang gamitin dito sa atin for our vaccination program. Rekomendasyon ng National Economic and Development Authority na ilagay sa Modified General Community Quarantine ng buong Pilipinas, pinag-aaralan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinag-aaralan mabuti ng Pangulo ang rekomendasyon na ito. At ang sabi nga niya, nais niyang ito ay mapag-usapan sa susunod na cabinet meeting sa 22 ng buwan ito. Tatlong miyembro ng Dawla Islamiya Terrorist Group papag sa engkwentro sa Lanao del Sur. Southern states sa Estados Unidos patuloy na nakararanas ng winter storm. Ilang estado nawalad na ng supply ng kuryente. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Dinismiss na ng Korte Suprema ang election protest ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo. Ito'y matapos ang halos 5 taon nang magsampa siya ng reklamo nang matalo sa vice presidential race noong 2016 national elections. Ito ang balita ni Dante Amento. The Supreme Court, sitting as the Presidential Electoral Tribunal, unanimously dismissed the electoral protest filed by former Senator Bongbong Marcos Jr. against Vice President Lenny Robredo. Nagkaisa o unanimous ang naging desisyon ng mga mahistrado ng Korte Suprema upang i-dismiss ang reklamo ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo. Kaugnay ito sa inihaing election protest ni Marcos sa pagka-vice presidente noong June 29, 2016 matapos siyang matalo sa resulta ng halalan. Out of the 15 members of the tribunal were present in today's meeting, I was informed that 7 members fully concurred in the dismissal while 8 concurred in the result. Ang Supreme Court ang nagsilbing Presidential Electoral Tribunal na duminig sa reklamo. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Brian Kit Husaka, inaasahang bibigyan ng kopya sina Marcos at Robredo sa buong desisyon ng PET. Bukod dito, wala ng iba pang detalye na ibinigay ang kataas-taasang hukuman. Hindi rin sinagot ng SC kung maaari pang iapila ni Marcos ang desisyon. The deliberations of the tribunal is highly confidential. So this is our announcement. So this is the first time that we're announcing this. The parties will be provided a copy of the resolutions as usual. Iginagalang naman ng Malacañang ang desisyon ng Korte Suprema. Yan po yung desisyon ng kataas-taasang hukuman. We respect that, and we respect also that the camp of Senator Bongbong Marcos has a further remedy of moving for reconsideration. Samantala, ayon kay Attorney Vic Rodriguez, maglalabas sila ng pahayag kapag natanggap na nila ang opisyal na dokumento. Ang kampo naman ni Robredo ay inaasahang magkakaroon ng press briefing hinggil dito ngayong gabi.
Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinatuwa naman ng ilang senador ang pag-dismiss ng Presidential Electoral Tribunal sa electoral protest ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo. Ayon kay Senator Francis Pangilinan na siya ring presidente ng Liberal Party, pinapatunayan lamang nito ang kanilang posisyon simula pa noong una na walang basihan at walang katotohanan ang mga alegasyon ng pandaraya. Umaasa naman si Senator Franklin Drelon na tuluyan ng matutuldukan ang issue at mapagtutuunan na ng pansin ang pagtugon sa COVID-19 pandemic. Pinuri naman ni Senator Risa Hontiveros ang patas sa pagganap ng PET sa kanilang mandato. Muling uminit ang palitan ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Lenny Robredo. Ito'y kaugnay ng kani-kanilang mga naging pahayag ukol sa isyu ng Visiting Forces Agreement. At kagabi, muling kinuwestiyon ng Pangulo ang papel ni Robredo sa pamahalaan. Agad naman itong sinagot ng kampo ng Vice Presidente. Ito ang balita ni Harlene Delgado. Dismayado ang kampo ni Vice President Lenny Robredo sa bagong pagtuligsa sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa reaksyon ng Pangulo sa pahayag ng Vice Presidente na tila extortion ang paghihingi ng bayad ng Pangulo sa Estados Unidos kapalit ng pagpapatuloy ng Visiting Forces Agreement. You do not know your role in this government. Yung foreign relations with other countries is vested on the president alone. Kaya hindi mo alam kung mapangyayari if by unfortunate chance you become the president. Please study more. I think that you need a refresher course sa law. That is my advice to you. Sa isang panayam, sinabi ng tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez na nakakalungkot na puro paninira at pangungutya ang inaabot ng Vice Presidente mula sa Pangulo imbes na sagutin ng direkta ang issue. Kung kahandaan at kakayahan lamang ang pag-uusapan, matagal na umuno itong napatunayan ni Robredo dahil sa kanyang mga tulong na nagawa kahit pa sa gitna ng pandemya. Pero ang palasyo, muling ipinagtanggol ang pahayag ng Pangulo. Hindi po pagkutsa yun. Yun po ay tunay na mga sagot kay VP Lenny kasi mukhang kinakailangan talaga niya na refresher course. Hindi rin nakaligtas si Senator Panfilo Lacson na unang naglabas ng pahayag na posibleng masabing pangingikil ang gagawin ng Pangulo. Use a language that will promote your person, your human being. Hindi yung basta-basta ka na lang mag-post-post niyan tapos without really finding out whether you are a part of it or not. Telling you are not. Pinayuhan naman ni Senator Lacson si Pangulong Rodrigo Duterte na basahin ang 1987 Constitution. Ayon sa Senador, malinaw na nakasaad sa Article 7, Section 21 ito na walang bisa ang treaty o international agreement kung hindi ito ay naprubahan ng 2/3 ng Senado. Ayon pa sa Senador na siya ring chairperson ng Senate Committee on National Defense, bagaman hindi siya abogado kagaya ng Pangulo, alam niya na may kapangyarihan din ng mga Senador pagdating sa international agreements. Harlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling kahapon na meat dealers na magtakda rin ng pamahalaan ng price ceiling sa mga nag-aalaga ng baboy. Ngunit sa pagdinig ng kamera kanina, ang pakiusap naman ng hog raisers, taasan pa ng pamahalaan ang itinakdang presyo sa karneng baboy sa pamilihan. Ayon naman sa Department of Agriculture, nagresulta na sa pagbaba ng presyo ng karne ng baboy ang mga ginawa nilang hakbang para masolusyonan ang problema sa supply. Ito ang balita ni Ray Pelayo.
Nasa 320 pesos kada kilo na lang ngayon, ang pinakamataas na presyo ng karne ng baboy sa mga pamilihan matapos ipatupad ang price ceiling sa Metro Manila. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, bunsod na rin ito ng pagdating ng mga baboy mula sa iba't ibang lugar. Sa ngayon, umaabot na sa halos 37,000 baboy ang nadadala dito. May ayuda ito sa transportasyon para mas mababang maibigay sa mga vendor. May halos 30 bilyong piso din anya na nakalaang pondo mula sa gobyerno at pribadong sektor para sa pagpaparami ng baboy at pagsugpo sa African swine fever, kung saan ang malaking bahagi nito ay ang pautang sa mga backyard at commercial hog raisers. We from the Department of Agriculture, ACPC, ay nagbibigay ng pautang zero interest 5 million kada Meat Vendors Association dito sa Manila. Pero apela ng grupo ng mga nag-aalaga ng baboy, taasan pa ang price ceiling para maingganyo ang mga ito na patuloy na mag-alaga kahit na may banta pa rin ng African swine fever. Paliwanag nila, kahit may pautang na iniaalok ang gobyerno, ay hindi naman interesado dito ang mga hog raiser. Ang hiling namin kung pwede yung 270 to 300, gawing 330 to 360. Kahit wala na yung subsidy, kasi yung subsidy na yun, hindi yan long term eh. Parang ano lang, temporary solution. Ang kailangan natin is palakasin yung loob ng local producer doon sa dating mga loans na walang garantiya na maprotektahan sila. Sumabak dito sa gera ng ASF, walang kukuha dito sa loan. Ayon sa ekonomista at Marikina Representative Estela Kimbo, palalalain lamang ng price ceiling ang problema sa supply at presyo ng baboy. Sa halip anya ay bigyan ng ayuda ang mga nag-aalaga ng baboy at babaan ng taripa ng mga aangkating karne para maiwasan na rin ang smuggling. Napakahirap din po ito ipatupad. For a price ceiling to work, kailangan din ang price floor or minimum buying price para sa farm gate prices naman. Ayon naman sa National Bureau of Investigation, patuloy silang sasagawa ng investigasyon sa alegasyon ng manipulasyon sa supply ng pork. Pero ang pangamba ng mga hog producer, kung may MBI na pumunta doon sa mga ibang farm, sinasabi, dapat ibenta niyo yan. Paano ibebenta yun? Breeder yun, no? Dapat malaman ng MBI kung ano ba dapat farm ang puntahan. And dapat yung protocol ng mga farm sundan. Sundan, no? Yung sabihin, yung biosecurity, maligo sila. Nais din ng mga producer na sakupin na ng indemnification program ng DA ang mga commercial raisers, kung saan gagawing 10,000 ang bayad sa bawat baboy na papatayin kapag tinamaan ng ASF. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kukumbinsihin ng Department of Trade and Industry o DTI na ang mga supermarket owners ay magpatupad din ng mas mababa pang price caps sa meat products. Sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castello na binabantayan din nila ngayon ang presyo ng imported meat. Plano rin ng ahensya na magtakda ng mga panuntunan sa pagpasok ng mga karne mula sa ibang bansa upang maging patas ang kompetisyon. Nais ng economic officials na pasiglahin pa ang ekonomiya ng bansa. Kaya naman, puspusan ng kanilang pagsusulong na mabuksan pa ang mga negosyo. Isa kasi ito sa nakikita nilang paraan upang makabawi ang ekonomiya sa pagkakalugmok noong 2020 bunsod ng pandemya. Sa ngayon, pinag-aaralan na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyong ilagay na ang buong Pilipinas sa Modified General Community Quarantine. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Inaasahan na ang puspusang talakayan sa cabinet meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na Lunes, February 22, kabilang sa pag-uusapan ng rekomendasyon ng Interagency Task Force kontra COVID-19 na isailalim na sa pinakamaluwag na community quarantine ng buong bansa sa susunod na buwan. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pinag-aaralan na ni Pangulong Duterte ang rekomendasyong ito. Pinag-aaralan mabuti ng Pangulo ang rekomendasyon nito. At ang sabi nga niya, nais niyang ito ay mapag-usapan sa susunod na cabinet meeting sa 22 ng buwan ito.
Sa layuning matugunan ang kagutuman at kahirapan sa bansa bunsod ng COVID-19 pandemic, kaya nirekomenda ni Socio-Economic Planning Acting Secretary Carl Chua ang MGCQ sa buong bansa simula March. Nasa 1.04 trillion pesos na ang income loss ng bansa bunsod ng ipinatupad na community quarantine simula pa noong March 2020. Katumbas ito ng 2.8 billion pesos araw-araw. Yung aking ibabahagi yung kailangan po natin mag-shift sana sa lalong madaling panahon to MGCQ for the entire Philippines. Sana starting March 1, 2021 para i-address po yung hunger or yung mataas na antas ng mga Pilipino po na nagugutom. Bukod dito, nirerekomenda rin ng IATF ang pagpapatupad ng localized lockdown sa mga barangay at municipal level kaugnay ng pagkalat ng COVID-19. Nais na rin sana nilang palawigin ang kapasidad sa public transport mula 50% hanggang 75%. Pagsusulong ng active transport tulad ng bicycle, pagpapahintulot ng operasyon ng mas maraming provincial buses, at gradual expansion ng age groups na pinahihintulutang lumabas ng bahay at resumption ng pilot testing ng face-to-face classes sa low-risk areas. Kaakibat naman ng mga pagluluwag na ito ang mga safety measures upang maiwasan ang COVID-19 transmission. Ngunit tinututulan ito ng ilang Metro Manila mayors. Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, mainam na manatili muna tayo sa GCQ habang hindi pa nagsisimula ang pagbabakuna. Sinabi naman ni Marikina Mayor Marcy Chudoro na ang pagbababa ng quarantine classifications ay hindi lamang dapat ibatay sa pananaw ng economic experts, kundi lalo na ang mga bihasa sa larangan ng kalusugan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Fully allocated na ang AstraZeneca COVID-19 vaccines, kaya hindi na sila tatanggapan ng orders ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion. Kabilang na ang AstraZeneca vaccines sa nasa emergency use listing ng World Health Organization ng mga bakunang maaaring gamitin kontra COVID-19. Ayon naman sa Food and Drug Administration ng bansa, wala nang magiging hadlang sa delivery ng mga naturang bakuna sa Pilipinas at hinihintay na lamang nila ang eksaktong petsa kung kailan darating sa bansa ang mga ito. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nakalaan na sa iba't ibang bansa ang supply ng AstraZeneca vaccines dahil na rin sa global demand ng bakuna. Ibig sabihin, hindi na muna makakapag-order pa ang mga bansa sa naturang vaccine manufacturer. Ngunit tiniyak din naman ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Secretary Joey Concepcion na may nabili na ang pamahalaan sa AstraZeneca bago pa ito nagkaubusan. Yung AstraZeneca, wala rin eh. Wala na mga supply. Yung 17 million yun ang huling order. Kinausap ko sila kasi talagang kulang na kulang ang supply nila sa Europe. Ayon naman sa Food and Drug Administration, hindi maapektuhan ang parating na supply ng AstraZeneca COVID-19 vaccine sa Pilipinas, bagaman hindi na sila tatanggap ng order. Ito ay dahil may nakalaan na anya sa mga mahihirap na bansa mula sa COVAX facility. We need the exact volume kasi originally, I think WHO and COVAX were targeting about 5.5 million to 9.5 million. So they will probably set the final amount or the final number of vaccines that they will send to the Philippines soon. Pagkatapos nun, yun na yung importation permit na mga i-ready lamang and of course the permit to bring it here into the country. Batay sa unang natanggap na impormasyon ng FDA, inaasahang darating sa bansa ang AstraZeneca COVID-19 vaccines sa katapusan ng Pebrero o unang linggo ng Marso. Ngunit maaari pang magbago ito dahil na rin sa production ng bakuna. Tiniyak naman ng FDA na sakaling dumating ito sa Pilipinas, ay kaagad na magagamit dito, lalo't may emergency use authorization na ito sa bansa na inaprubahan noong January 28. Technically, wala naman ng impediment sa bigay ng COVAX facility ng AstraZeneca dito sa Pilipinas at pagdating niya dito, maaari na rin siyang gamitin dito sa atin for our vaccination program.
Ayon pa kay DG Domingo, ang ibinigay ni emergency use listing ng WHO sa AstraZeneca ay isang patunay na ligtas itong ibigay sa publiko. Ang pagkakaroon anya ng EUL ng isang COVID-19 vaccine ay katiyakan na mabisa rin ito bilang proteksyon at nakakapagbigay ng kumpiyansa sa publiko na magtiwala sa bakuna. So ang importante kasi doon sa WHO emergency use listing, requirement siya ng COVAX facility bago sila mag-distribute ng isang vaccine. It has to be listed and approved by the WHO. Yung naman emergency use authority na binigay ng FDA is requirement naman for the vaccine to be used here in the Philippines. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inisponsoran sa Senado ang panukalang batas na magpapabilis sa pagbili ng bansa ng COVID-19 vaccines. Sa ilalim ng COVID-19 Vaccination Program Act, mapapayagan na ang mga local government unit na makapag-advance payment ng hanggang kalahati ng contract price sa mga vaccine manufacturer. Layon din itong magtatag ng indemnity fund na pangungunahan ng PhilHealth kung saan 500 million pesos ang kukunin sa contingency fund para sa kompensasyon sa mga makararanas ng seryosong side effects. Nakamandato rin sa panukala ang pagbibigay ng vaccine passport sa lahat ng mga Pilipino at exemptions sa buwis sa mga bibilhing COVID-19 vaccines hanggang 2023. Pilipinas para sa rollout ng COVID-19 vaccination. Ngunit dahil sa ilang aberya, naantala ito at walang kasiguraduhan kung kailan maide-deliver. Ang Philippine National Police bumuo na ng special task group para sa seguridad ng mga bakuna. Ito ay sa kabila ng wala pang direktang banta na natatanggap ang pambansang pulisya sa gagawing pamamahagi ng bakuna sa mga lalawigan. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Handang-handa na ang Philippine National Police sa ipatutupad na seguridad para sa vaccine rollout. Sa katunayan, bumuo ang PNP ng tatlong special task group sa ilalim ng tinatawag nilang Security Plan Caduceus. Ito ay ang STG Vaccine Cold Chain and Logistics Management, STG Immunization Program at STG Demand Generation and Communication. Ganito po ang mangyayari. Pagdating ng vaccines from the airport, meron na pong security coverage ang inyong kapulisan. Pag ito po ay transport doon sa storage, kasama pa rin po kami. Pag distribute po sa different distribution centers, kasama pa rin po yung inyong mga pulis. Hanggang maiturok po yung mga vaccines sa mga recipients na andun pa rin po ang inyong mga pulis. Sinabi pa ni Corpus na bagamat wala silang natatanggap na direktang banta sa paghahatid ng bakuna sa malalayong probinsya, babantayan pa rin aniya nila ito, lalo na sa mga lugar na mayroong presensya ng New People's Army at ibang terrorist group. Wala namang confirmed na natanggap na ganun. Those are assumptions that lagi naming inaano para mapaghandaan namin. Of course, no, binabantayan natin. Doon sa ibang bansa, meron na nangyaring ganun, di ba? Na yung convoy ng vaccines, parang sinabotahe at kinuha. Una nang nagpaalala ang Communist Party of the Philippines na huwag gagamit ng truck ng sundalo at pulis ang mga maghahatid ng bakuna upang hindi mapagkamalang magsasagawa ang mga ito ng combat operation sa lugar. Gayunman, tulad ng Armed Forces of the Philippines, kinumpirma din ng PNP na bukod sa mga truck ay gagamit din sila ng air asset kung kinakailangan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang Pasig City ang kauna-unahang local government unit na may approved vaccination plan ng World Health Organization at Department of Health. Ngayong araw, nagsagawa ng vaccine simulation ang lungsod.
Ito ang balita ni JP Nunez Live. JP, kumusta itong naging simulation at ano ang prosesong pagdaraanan ng isang vaccine? Angela, itong proseso na ito ay nahahati sa apat na steps yung procedure ng pagbabakuna sa mga residente ng Pasig City. At una dito yung registration kung saan matutukoy yung pagkakakilanlan ng isang residente. At kasunod nito yung counseling. Dito naman aalamin kung yung isang residente ba ay handa na sa pagbabakuna at kung anong brand dito sila makakapili, kung anong brand yung ituturok sa kanila. Kasunod nito, yung aktual na pagbabakuna sa mga residente. Pagkatapos, dadalhin sa isang lugar ang vaccine upang obserbahan. Sakaling magkaroon ng problema, may mga nakatalaga namang medical personnel at area kung saan dito sila bibigyan ng paunang lunas. Sa ganitong mga procedure, tinitiyak ni Mayor Vico Soto na nakahanda na ang Pasig City anumang oras dumating ang bakuna sa bansa. Basta ang importante, ang lungsod ng Pasig, handa anytime. So kahit mamayang hapon dumating yan, ready na kami. Kung bukas dumating yan, ready na rin po kami. 16 na vaccination sites na pawang mga pampublikong paaralan ang gagamitin ng lungsod para sa rollout ng vaccine. Well, to be honest, the numbers right now of those who are willing to have the vaccine might not be that high. Wala naman tayong official survey, ano? Pero ang tingin ko, pag nakita na nila na yung mga doktor natin, yung mga nurse natin, nagpapabakuna, tapos okay naman sila, tataas din ng confidence rating ng mamamayan. Angela, 300 milyong pisong pondo ang inilaan ng Pasig City para dito. At kanina, ayon sa mga itinalagang medical personnel, wala naman silang nakitang lapses dito sa isinagawang simulation, bagamat tinitignan pa rin nila yung magiging aktual doon sa aktual na pagbabakuna at sa mga posibleng problema at yun naman yung kanilang pinaghahandaan. Angela? Yes, JP, ilan bang porsyento ng populasyon ng Pasig ang target na mabakunahan sana? JP? Yung porsyento, walang nabanggit na kanina si Mayor Vico Soto, pero nabanggit nila na target ng lungsod na makapagbakuna ng 5,000 o mahigit 5,000 individual para dun sa vaccination. At kung sakali yung pagbabakuna hanggang sa maubos yung dun sa pondo ng bakuna, ay magbabakuna sila ng mga residente araw-araw. Angela? Yes. Yes, JP. Lastly, no, malaking hamon na itinuturing ng LGU, no, ng Pasig. Itong sinasabing timing ng pagdating ng COVID-19 vaccines at syempre yung hindi rin malate yung mga babakunahan. Ano yung naging plano ng LGU ng Pasig upang matugunan itong malaking hamon na ito, JP? Kanina, Angela, nabanggit ni Mayor Vico Soto na handa sila dun sa anumang magiging problema dito sa vaccination at tinitiyak nila na yung mga medical personnel na inilagay nila para dito sa vaccine o pagbabakuna sa mga residente ay well prepared para dun sa mismong aktual na pagbabakuna. Angela? Alright, maraming salamat, JP Nunez. May mga paghahandang dapat gawin ang isang individual bago tumanggap ng COVID-19 vaccine. Isa sa hindi dapat gawin ay ang pag-inom ng alak bago magpabakuna dahil makaapekto ito sa pagtugon ng katawan sa bisa ng bakuna. Samantala, posibleng magkaroon ng booster shots ang Pfizer, Moderna at AstraZeneca COVID-19 vaccines bilang proteksyon sa iba't ibang variants ng COVID-19. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Kailangan may malusog na pangangatawan at malakas na resistensya laban sa sakit bago mabakunahan kontra COVID-19. Ayon kay Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development Executive Director Dr. Jaime Montoya, maaari namang uminom ng gamot ang mga may medical condition, lalo na kung ang mga ito ay maintenance drugs. As a general rule,
all of the medicines you're currently taking should be continued. If you're a diabetic and you're on oral hypoglycemics or medicines to control your blood sugar, go ahead. If you are on antihypertensives, you are a person with hypertension, go ahead. Because it is good that you actually maintain all of these medicines, because if you have uncontrolled diabetes, for example, this may affect your immune response. Ngunit ayon din kay Dr. Montoya, hindi maganda ang magiging pagtugon ng katawan ng isang vaccine kung siya ay mahilig uminom ng alak. Mas maigian niyang malinis ang sistema ng isang tao upang mas maging epektibo ang pagtanggap ng katawan sa isang bakuna. Dagdag pa ni Dr. Montoya, ang isang taong mahilig sa alak ay itinuturing na immunocompromised na dahil sa hindi magandang epekto ng alak sa kalusugan ng tao. Yes, you can still have the vaccine. No problem. It's not a reason for you not to be given the vaccine. In fact, maybe you have all the reason to be given the vaccine because your immune system is not working well. Kasabay naman ang development ng COVID-19 vaccines. Plano na rin ng vaccine manufacturers na mag-supply ng booster vaccine doses. Ang booster shots ay ibinibigay sa mga vaccine isang taon pagkatapos ng first at second dose ng COVID-19 vaccines. Ito ay makatutulong bilang dagdag proteksyon sa mga umiiral na variants ng COVID-19. Ayon pa kay Dr. Montoya, may posibilidad din anyang mag-supply ng booster vaccine doses ang mga manufacturers sa Pilipinas. As we are speaking now, Pfizer and Moderna as well as Astra are now developing boosters to address this particular variant. So para ang mangyayari, maybe you are given a vaccine now for the usual strains, the predominant strains now, but just to be sure that you're protected also from the variant, your booster may actually be a vaccine that is targeting the variants. So that's the booster. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagawa ngayong araw ang vaccine transport at vaccination simulation exercise sa Davao City. Bumilib naman ang DOH sa mga paghahandang ginagawa ng lokal na pamahalaan para sa vaccination program. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Sa isinagawang vaccination simulation exercise ngayong araw, bumisita si National Task Force on COVID-19 Response Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., Presidential Spokesperson Jare Roque, Health Secretary Francisco Duque III, at ilang tauhan ng Coordinated Operations to Defeat Epidemic o CODE Team sa Davao City. Ang kay Health Secretary Francisco Duque III, namangha sila sa paghahandang ginagawa ng lokal na pamahalaan para sa COVID-19 vaccination program. Talaga pong nakakabilib yung kanila pong paghahanda na isinagawa at yung kanila pong simulation na kanila pong ipinakita kaninang umaga. Ay wala po akong masabi dahil lahat po ng plano, maliban na ito po malinaw na nakalinya sa hanay or aligned to our national deployment and vaccination plan. Yan po tinatawag natin the grand plan. And we have noticed this morning as we went through the various steps and sequential at that, no, yung lahat ng elements of our plan are very clearly laid out. Sa ginawang dry run mula Los Amigos COVID-19 Health Facility, ay madaling na i-transport ang vaccine papuntang Mabini Elementary School sa Bangkal, Davao City. Maingat ang City Health sa pagtatransport sa mga vaccine dahil kailangan itong mapanatili sa negative 70 degrees Celsius. 6 stations ang inilagay ng City Health Office para sa mga sasailalim sa vaccination sa Mabini Elementary School. Kabilang dito ang waiting area para sa orientation, registration room para sa recording at verification ng pangalan ng mga babakunahan, counseling room, screening room para sa physical exam at assessment, at vaccination at post-vaccination rooms kung saan oobserbahan ang mga pasyente sakaling may adverse effects.
Ang Mabini Elementary School ang magiging model setup na ipapatupad din sa iba pang vaccination hubs. Siniguro din ng Malacanang na wala ni isa man ang maiiwanan sa bakuna. Nagpapasalamat po ang Presidente sa inyong tiwala at nangangako po siya na sa huling hugto nitong laban natin, laban dito sa pandemyang ito, ang pagbabakuna, wala pong maiiwan, walang iwanan. Lahat po tayo magkakaroon ng bakuna nang lahat po tayo'y makabalik buhay. Sa 1.9 million populasyon sa Davao, tinatayang nasa 1.2 million individual ang target na mabakunahan para sa herd immunity. Marisol Montano, UNTV News and Rescue, Davao City. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakita ang World Health Organization ng patuloy na pagbaba ng mga bagong kaso ng coronavirus disease sa buong mundo. Senyales ang nila ito na makakayang kontrolin ang sakit sa kabila ng mga lumalabas na bagong variant. Ngunit hindi pa rin ang nila dapat na maging panatag dahil may mga problemang posibleng lumabas. Ito ang balita ni Nina Armilio. Sa ikalimang sunod na linggo ay bumaba na ang bilang ng mga bagong kaso ng coronavirus disease sa buong mundo ayon sa World Health Organization o WHO. Sa isang media briefing kanina, sinabi ni Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang Director General ng WHO, na mula sa 5 milyong kaso noong unang linggo ng Enero ngayong taon, nasa 2.6 million na lamang ang naitalang bagong kaso ng sakit noong nakaraang linggo. Aniya, nagpapakita ito na epektibo ang mga public health measures sa kabila ng mga lumalabas na bagong variant ng virus. What matters now is how we respond to this trend. The fire is not out, but we have reduced its size. If we stop fighting it on any front, it will come roaring back. Ayon naman kay WHO COVID-19 Technical Lead, Dr. Maria Van Kerkhove, mayroong ilang bagay na sanhin ang pagbaba ng kaso ng COVID-19. Ayon sa eksperto, kabilang na ang mga pag-iingat na ginagawa ng bawat tao sa kanila pa lamang level. Manifestasyon ito na kayang makontrol ang pandemya ayon kay Dr. Van Kerkhove. Ngunit hindi ito dahilan upang maging panatag dahil mayroon pa rin mga problemang posibleng lumutang. Kabilang na rito ang magiging epekto ng mga bagong variant ng COVID-19. The other challenge I think we have is while vaccines and vaccination is incredibly hopeful and an incredible achievement, they will take time to roll out. And they will take time to reach those who are most vulnerable and those most at risk in all countries. And the third thing that I think is a big challenge that we have now is fatigue. And, you know, the world is tired. All of us up here are tired as well. And we want this to be over. Samantala, inanunsyo rin ng WHO na kasama na sa kanilang Emergency Use Listing o EUL ng COVID-19 vaccine ang dalawang bersyon ng bakuna na gawa ng Oxford AstraZeneca. Ang isa ay ang gawa ng SK Bio ng South Korea at ang isa pa ay ang gawa ng Serum Institute ng India. Bagamat iisang vaccine lamang ang gawa ng mga ito, ay kailangan pa rin ng magkahiwalay na review dahil sa magkaibang planta ito ginawa. Nina Armilio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi mga kasangbahay para po sa ating health update, weather at traffic ngayong pong araw na ito. Unahin na po natin tignan ang sitwasyon po ng trapiko sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Tignan po natin ang sitwasyon sa Eastwood, Libis, Quezon City. Sa mga pabalik po ng Marikina area, kung kayo po ay manggagaling dito sa may area ng Eastwood, moderate to heavy traffic po dito sa may area na ito papunta dyan sa may area ng Katipunan o kaya kung kayo po ay papunta ng Marikina. Yung mga papunta naman dyan sa may Pasig area, medyo may konting delay lamang sa mga palitan ng stop and go at medyo nagkakaroon po ng konting pagbagal approaching po ng Ortigas Ave o didiretso man kayo going po ng Taguig. Tingnan po natin ang Delta Quezon Ave. Kuha po ito mula sa ating radio mobile booth na nakahimpil po sa lugar na yan. Yung pong mga papunta ng elliptical road at tatawid po ng EDSA, medyo mabagal na po itong eastbound lane going po yan ng Scout Borromeo at dyan po sa may area papunta ng EDSA. Yung kabilang side naman, konting delay lamang dito sa may intersection pero tuloy-tuloy po light traffic
hanggang makarating po sa May Roosevelt at dyan going po ng Welcome Rotunda. Sa mga papunta naman ng West Avenue, light traffic naman po, galing man kayo ng Timog area o dito sa May Quezon Ave. Tingnan po natin ang EDSA Vertis North. Dito sa may area na ito ng EDSA Vertis ay medyo nagkakaroon po ng pagbagal na yung mga nanggagaling po ng Quezon Avenue flyover northbound, approaching po dyan sa may North Avenue at tapat ng Trinoma. Medyo mabagal na po ang daloy ng trapiko. Yung kabilang side, light traffic naman para sa mga papunta ng Cubao. Tingnan po natin ang bagong Barrio Caloocan. Sa mga papunta ng monumento, light traffic, may konting pagbagal lamang sa may Cloverleaf. Pero after po niyan, maluwag po ang northbound ng EDSA Bagong Barrio. Yung kabilang side naman, pabalik ng Balintawak at Muñoz, light traffic po ngayon para sa mga motoristang dadaan po sa lugar na ito. Tingnan natin ang NLEX. Sa NLEX naman po, wala namang magiging problema. Tuloy-tuloy naman po ang magiging pagbiyahe ninyo. Kahit po yung mga toll booth, wala tayong nakikitang build-up po sa mga lugar na yan, dyan sa may North Luzon Expressway. Tingnan po natin ang SETEX. Ayan. Wala tayong SETEX. Dumako na tayo sa ating health update. Sa Pilipinas, umabot na po sa 552,246 ang confirmed cases at meron po nadagdag na 1,391 ngayong araw. Aktibong kaso po o yung mga nasa ospital na nagpapagaling nasa 28,926 habang yung recovery naman natin 511,796 at meron po tayong 45 na new recoveries habang yung deaths naman 11,524 at meron po tayong 7 na new death cases po ngayong araw. Para sa ating global tally, sa buong mundo po ay nasa 109,156,737 ang global cases. Global deaths naman, 2,407,921 habang yung global recovery naman po ay 61,351,851. Para po sa ating weather update, anytime po ay pwede nang pumasok itong LPA o yung low pressure area na namataan po ng pag-asa sa loob ng Philippine Air Responsibility, yan po ay makaka-apekto sa ilang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao at Southern Luzon sa mga darating po mga araw. Bagaman maliit po ang posibilidad na maging ganap na bagyo ito pong LPA, pinapayuhan po ang lahat, syempre, maging alerto pa rin at mag-ingat. Samantala, apektado pa rin itong tail end ng frontal system ang silangang bahagi po ng Visayas at ilang bahagi po dyan sa Mindanao. Habang itong Amiha naman o yung Northeast Monsoon na nakaapekto po sa malaking bahagi ng Luzon. Narito maging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magiging maulan at malamig po sa Tuguegarao at dyan sa may Baguio. Sa Metro Manila, makakararas din po tayo ng mga pag-ulan. Gayun din po sa mga Bicolano dyan sa Legazpi. Subalit maaliwalas naman po ang panahon dyan sa may Puerto Princesa City sa Palawan. Tingnan natin sa Visayas at Mindanao. Sa Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas, magiging maulan po ang panahon ngayong araw na ito. Diyan din po sa may area ng Davao, epekto po yan ng LPA, subalit magiging maaliwalas naman ang panahon diyan po sa may Zamboanga. Dagdag kaalaman mga kasambahay, kahapon po nalaman natin ang ilang mga tips kung paano hindi po tayo maloloko sa online shopping. Ngayon ituloy natin ang ilan pa sa mga ito. Isa pong tips ay siyempre, mag-ingat po dun sa mga tinatawag na dream deals. Ano po ba ito? Kung ang isang produkto po ay too good to be true, nakita natin, uy, ang mura ah. O hindi ka panipaniwala, aba, magdobli ingat po tayo. Totoo na nakakahikayat ang mababang presyo sa online shopping. Pero hindi ka dapat magpadalos-dalos dahil posible po na scam yan. Tingnan rin natin kung may customer service information. Yung po mga ligtas na online shopping sites, kadalasan meron niyang toll-free customer service line o di kaya ay email address na madali pong mako-contact. Kapag wala po niyan, dapat mag-ingat pagbili online. Huwag din po mag-click sa mga di katiwatiwalang pop-up ads. Bagamat normal na gumagamit po ng mga advertisement itong mga retailers, subalit kailangan mag-ingat po tayo. Huwag pindot ng pindot pag may nakikita tayo mga lumalabas na advertisement. Posible po kasi mga phishing scams yan. Ito ang ginagamit ng mga scammer upang lituhin po ang mga online shopper. I-check din po ang inyong credit card statement.
Kahit natanggap nyo na po inyong item, ugaliin at tignan palagi yung credit card statement upang makita kung mayroong mga hidden charges na nababawas sa inyong account o di kaya may mga unfamiliar names o pangalan na nababawas po sa inyong account. Sabi nga nila, mas mabuti po na mag-ingat kaysa magsisi bandang huli, kaya sundin nyo po ang aming mga tips upang makaiwas na maloko online. Yan po ang ating health update, weather at traffic. Sa pilitan ng inilikas sa mga residente mula sa Volcano Island sa Batangas dahil sa panibagong banta ng Bulkang Taal. Kasunod dito ng pagtaas ng aktibidad ng bulkan sa nakalipas na mga araw. Mula sa Batangas, ito ang balita ni Ari Silvestre live. Aris, nasaan ngayon yung mga inilikas na residente at bakit sila nakabalik pa rin sa isla gayong nakadeklara yan na permanent danger zone? Sa ngayon, Bernard, nasa evacuation center na sila dito sa Talisay, Batangas. At nagsagawa nga sila ng preemptive evacuation para sa kanilang kasiguraduhan ng kanilang kaligtasan kung sakali na pumutok ang Bulkang Taal. At Bernard, kaya sila nakakabalik pa sa Taal Volcano dahil nag-aalaga at nagbabantay sila ng mga fish cages. 78 individual ang pwersahang inilikas ng Philippine Coast Guard o PCG katuwang ang PNP Talisay, BFP Talisay at MDRRMO mula sa Volcano Island dahil sa pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Taal. Hanggang kaninang umaga, kulang 100 mga pagdanig ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX sa paligid ng bulkan. May lalim itong mas mababa sa 1 kilometer dulot ng pagtaas sa ilalim ng Volcano Island. Ang itinagalabi ng pink steam o usok ang bulkan. Dahil dito, pinalaalahanan ang publiko na maging handa kung sakaling sumabog ang bulkan. Sa ngayon, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Taal at dahil dito, mataas pa rin ang chance ng maglabas ng volcanic gas at abo sa main crater. Dito, presidente, hindi ng mga otoridad ang mga paligid ng isla na makapagawa ng karagdagang precautionary mesh sa mga sumusunod na oras. Sa ngayon, Bernard, ang sitwasyon dito sa Talisay, Batangas, may mga ilang mga residente nga na nag-aalala dahil kung sakali nga daw na sumabog ang bulkan, mahirapan sila na mag-evacuate at dahil gabi na nga. At patuloy naman ang suporta ng iba't ibang pamamaraan ng ahensya para matulungan ang mga residente sa Taal Volcano Island. At yan muna ang ating update mula dito sa Talisay, Batangas. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Ari Silvestre. Binuksan na ng Department of Transportation ang bagong rehabilitate at upgraded na runway sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kasama rin sa ipresenta kanina ang bagong gawang taxiway na makatutulong para sa mas mabilis na pag-transport ng mga bakuna na ihahatid sa mga probinsya sa oras na dumating na ang mga supply sa Pilipinas. Ito ang balita ni Joanne Nano. Mula sa dating luma at lubak-lubak na runway, ito na ngayon ang bagong rehabilitate at upgraded na 1331 runway sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Naiayos na ng Department of Transportation at Manila International Airport Authority ang aspalto sa runway at pulido na ang pagkakapatag nito. Bukod sa runway, pinasinayaan rin ang isang bagong gawang taxiway na makatutulong para sa mas mabilis na access ng mga eroplano sa runway 1331. Ang taxiway ang kalsada na dinaraanan ng mga eroplano mula sa apron o ang lugar kung saan pumaparada ang mga aircraft papunta sa runway. Ayon kay MIAA General Manager Eddie Monreal, malaking bagay ang bagong gawang runway at taxiway para sa mas mabilis na movement ng mga eroplano na nagte-take off at lumalanding sa ground. Malaking bagay rin ito lalo't dumarami na ang mga flight ng repatriation ng mga overseas Filipino workers at paghahanda na rin para sa delivery ng COVID-19 vaccines na iahatid sa mga probinsya. Kung dati inaabot ng mga 1 oras bago makaikot ang eroplano papunta sa 1331 runway, ayon sa MIAA, posibleng tumagal na lamang ang ikot ng halos 30 minuto. Dati ho kasi ang mga flights galing Terminal 3 at Terminal 2 pagka nag-take off ho sa
domestic runway, yung may iksi natin, umiikot sila hanggang dulo sa harap ng Terminal 4. Ngayon ho, hindi na ho sila iikot doon. Meron po tayong parang kung tawagin, bypass taxiway na para pagdating doon sa area yung kakaliwa sila diretso take off na. So hindi na ho maabala yung movement ng Terminal 4. Sa kasagsagan ng lockdown noong nakaraang taon ay sinamantala ng MIAA ang konstruksyon at rehabilitasyon nito kaya hindi nakaapekto sa biyahe ng mga eroplano. Dahil sa development na ito, inaasahan na maiibsa na rin ang delayed flights at congestion o pagsisiksikan sa NAIA sa oras na ibalik na sa normal ang operasyon ng paliparan. Samantala, natapos na rin ang rehabilitasyon ng Terminal 2 na eksklusibong ginagamit para sa mga flight ng Philippine Airlines. Dito karaniwang iniahatid ang mga OFW na uuwi sa kanilang mga probinsya matapos na mailalim sa COVID-19 testing at mandatory quarantine. So lumuwag ho ang departure area, pre-departure area ng international. Sa labas naman po, makikita nyo mayroon tayong extra space na nakuha para magamit ng mga pasahero na aalis ng bansa. Lumaki ho yung check-in counter natin, yung area. Nakadagdag ho tayong mga security screening kasi dati yun ang naging reklamo na medyo mahaba ang pila sa labas. Samantala, nakabinbin pa rin sa bidding ang planong upgrade ng Terminal 2. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nag-inspeksyon ang anti-red tape authority sa ilang ahensya ng pamahalaan sa Quezon City ngayong araw. Kabilang sa kanilang tinungo ngayong araw ay ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at Bureau of Animal Industry. Tiniyak ng ARTA na maayos ang mga proseso ng public services sa mga naturang tanggapan. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Asher, ano ang naging assessment ng ARTA sa pagbisita nila sa mga ahensyang nabanggit? Angela, mahabang pila, mabagal na proseso at pabalik-balik sa mga tanggapan ng mga ahensya ng gobyerno. Ito ang ilan sa mga hinaing ng ilan nating mga kababayan sa pag-aasikaso ng mga public document at government service. Gaya ng nalang ni ang nang empleyadong si Clarissa Arceo na nag-aasikaso ng rehistro ng kanilang sasakyang ginagamit sa hanap buhay. Mahigit 3 oras pa itong naghintay para sa natitirang dokumentong kailangan nito mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yung sa electronic confirmation nila, sana i-release na lang nila through online, email. Pero ang sabi po sa amin, mag-antay po, kailangan bumalik ulit. So kunwari may specific date sila na babalik ulit kami. Which is mas hassle kasi kailangan pa namin ulit bumalik kaysa yung isi-send na lang nila through email, mas madali. Reklamo rin ng operator driver na si Mario Sanchez ang mabagal na proseso sa naturang ahensya na inaabot na niya ng buong maghapon sa pila kasabay pa ng banta ng pandemya. Nito kami pinaghihintay napakatagal. Mga prosesong gusto naming makuha rito napakatagal. Saka pabalik-balik kami. Ang hirap naman maghintay dito. Sayang yung oras namin. Upang matiyak ang maayos at mabilis na proseso sa mga ahensya ng pamahalaan, personal na nagsagawa ng inspeksyon ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mahabang pila at mga backlog o hindi pa nareresolbang request o issue ng ilang mamamayan. Paliwanag ni ARTA Director General Jeremiah Bellica, dapat ay nakapaskil at sinusunod ang Citizens Charter o ang mga proseso ng government services sa mga kaukulang ahensya. Ito anya ang paraan upang masigurong mabilis at maayos ang serbisyo na ibinibigay ng mga sangay ng gobyerno. Mahirap yun kapag hindi nakapaskil ang Citizens Charter dahil anong basihan natin kung kompleto na yung dokumento ko o hindi, di ba? Paano ko malaman kung dinadagdagan o kompleto na, di ba? Kung fisko, kung kumpleto o hindi, no? Ayon pa sa ARTA, hindi dapat limitahan ang mga pila sa mga sangay ng gobyerno. Sino mang sasangguni sa kanilang tanggapan sa loob ng oras ng opisina ay dapat na asikasuhin ito ng mga kawani ng ahensya. Yung iba nakita namin is yung nagka-cut off. Ibig sabihin na
wala pang alas 5, bawal ka nang pumasok sa ahensya o bawal ka nang pumila. Bawal na bawal po yan. No? Katulad na rin yan yung no-noon time break. No, ang sabi ko kasi sa batas, basta during office hours, ay dapat entertain mo yung tao. Upang mas mapabilis at maging epesyente ang mga proseso ng government agencies, pangunahing nirekomenda ng ARTA ang automation at digitalization o paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa kanilang operasyon. Ang maganda dyan, kung ang permit mo, pwede mo nang i-print sa bahay. Ngayon kung wala pa, hindi mo pa mapiprint sa bahay, sana pwede na lang ipadala by courier, di ba? Angela, nakatakdang magsagawa ang ARTA ng inspeksyon sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan sa mga susunod na araw. Angela? Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Hindi sa impeachment trial natatapos o nagtatapos ang usapin sa nangyaring gulo sa US Capitol noong January 6. Kahit na na-acquit si former US President Donald Trump, hindi titigil ang kanyang mga kritiko sa layuning mapanagot ito sa nangyaring gulo na nagresulta sa pagkasawi ng 5 individual kabilang ang isang police officer. Bunso nito, isang independent commission ang mag-iimbestiga sa Capitol riots sa US. Ito ang balita ni Justin Masakayan. Bubuo ng isang outside at independent commission ang Kongreso upang imbestigahan ang nangyaring pag-atake sa US Capitol ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Donald Trump. Sa kaniyang liham para sa mga kapwa mambabatas, sinabi ni US House Speaker Nancy Pelosi na magiging kahalintulad ito sa ginawang inquiry sa September 11, 2001 attacks sa New York at Pentagon. Titignan din ng panel ang kahandaan at ginawang pagresponde ng United States Capitol Police at iba pang federal, state at local law enforcement sa nangyaring Capitol mob. Inatasa na ni Representative Pelosi si retired U.S. Army Lieutenant General Russell Honore na alamin kung ano ang security needs ng Capitol matapos ang pag-atake. Batay sa interim findings nito, kinakailangang maglaan ng karagdagang pondo upang matiyak ang seguridad ng mga members at security ng Capitol. Bagaman acquitted ng Senado si former President Trump sa reklamong inciting insurrection, suportado ng mga Democrat at ilang Republicans ang pagkakaroon ng independent probe sa nangyaring riots. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apat na ang nasawi sa nararanasang winter storm sa southern states sa Estados Unidos. Umabot na rin sa 25 estado ang apektado nito, habang nasa 43 milyon na rin ang walang kuryente ngayon. Ito ang balita ni Kath Carrieto. Nakaalerto ang mga awtoridad sa buong Estados Unidos dahil sa winter storm na nagdudulot ng napakalamig na hangin, makapal na ice at snow sa maraming bahagi ng bansa. Bunsod nito ay inaprubahan na ni President Joe Biden ang pagdedeklara ng state of emergency sa Texas, kung saan laganap ang blackouts dahil sa lubang pagtaas ng demand sa kuryente. Ayon sa National Weather Service, higit sa 150 milyong mamamayan ang nasa ilalim ng winter storm warnings. Kabilang sa mga lubhang apektado ang Kentucky, Mississippi, Alabama, Oregon at Oklahoma. Kahit ang northern part ng Mexico, naabot ng freezing storm at higit din sa 4 milyong bahay at mga negosyo ang nawala ng supply ng kuryente. May mga naitala namang traffic accidents dahil sa nagyiyelong mga kalsada. Noong Linggo sa Houston, Texas, halos nasa 120 ang naitalang road crashes. Nagbabala na ang mga otoridad sa mga biyahero na maaaring maantala o makansela ang mga flights.
Ayon sa National Weather Service, dahil sa unusual meteorological conditions, nagkaroon ng Arctic outbreak mula sa US-Canada border na nakaapekto sa ilang bahagi ng Amerika. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagpatuloy ng Korte Suprema ang oral argument sa Anti-Terrorism Act ngayong araw. Kaugnay nito, muling nagsagawa ng kilos protesta ang mga supporter at tumututol sa batas malapit sa Supreme Court. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang mga issue na natalakay ngayon? Bernard, kabilang nga sa sentro ng pagtinig ngayong araw, kaugnay sa oral arguments ng Anti-Terrorism Act, ay yung ayon sa Section 4, o ito yung definisyon ng terorismo, at yung mga terrorist acts na nakapaloob dito, at ang warrantless arrest o warrantless detention. Unang nagsagawa ng interpellation si Chief Justice Diosdado Peralta at tinanong nito si Attorney Chel Jokno paano naging malabo ang definisyon ng terorismo. Punto ng punong maestrado, lahat ng nakasaad sa Section 4 ay preparatory acts gaya ng threat to commit terrorism, inciting to commit terrorism na sanction o maaaring maparusahan kahit sa ilalim ng ibang batas. Tugon ni Jokno, ang pangamba nila ay maaaring maparurusahan sa batas kahit na intention pa lamang. At maging ang political speech o mano ay hindi protektado ng batas. Tanong din ni Chief Justice Peralta kay Albay Representative Attorney Edsel Lagman kung hindi ba dapat amyendahan na ang 36 hours na detention sangayon sa Article 125 ng Revised Penal Code na naipasa noon pang 1930s. Dahil sa ngayon aya, mas marami ng proseso bago formal na maisampa ang kaso at apektado halimbawa ng trapiko bago maipresenta ang isang sospek sa isang huwes. Ayon naman sa mga petitioner sa warrantless detention, ay labag ito sa konstitusyon kung saan kailangang mag-issue ng warrant ang isang judge bago arestuhin ang isang sospek. Bukod dito, marami pa rin itong nilalabag na Bill of Rights. Samantala, Bernard, bago ang oral arguments, muling nagsagawa ng kilos protesta ang mga anti at supporter ng batas. Gusto sana nilang makalapit sa gate ng Supreme Court, subalit hindi na sila pinayagan ng mga pulis. Kinundi na ng mga tumututol sa batas ang pag-aresto sa dalawang AITA sa Zambales at pag-atake sa mga lumad sa isang paaralan sa Cebu City kahapon. Base dun sa nabalitaan natin, no, nag-withdraw sila ng position nila. Pero syempre, alam naman natin yung taktika ng ating gobyerno. Pag merong nagpetisyon laban sa kanila, mukhang tinutula, mukhang ano nila to, kinukumbinsin nila. Sa kabilang banda, Bernard, ang mga supporter ng batas, kasama ang ilang magulang na na-recruit umano ang kanilang mga anak ng NPA, ay dapat umanong ituloy ang implementasyon ng anti-terrorism law. Niraradicalize nila yung utak ng bata, pinupuno ng galit sa gobyerno para iangat ang kanilang pakikibaka sa pagiging armed struggle. Nakita niyo po ang patunay, naging NPA ang anak ko. Binatikos din ng mga ito ang CPP-NPA at ang mga front nito na pinapasok ang mga malalaking universidad o kolehiyo sa bansa, tinataniman ng galit ang mga kabataan laban sa pamahalaan. Samantala, Bernard, bago matapos kanina ang pagdinig sa oral arguments ng anti-terror law, ay nagkaroon ng isang manifesto itong si Congressman Edsel Lagman kung saan hinihiling nila na mag-issue na ng temporary restraining order ang kataas-taasang hukuman upang itigil nga ang implementasyon ng batas. At binigyan naman ng Korte Suprema ng 10 araw ang Solicitor General upang sagutin kung ano man yung nilalaman ng petisyon ng mga petitioner. Yan ang ating balita mula dito sa Supreme Court. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Dante Amento. Tatlong miyembro ng teroristang Daula Islamiyah Maute Group ang napaulat na napasla
sa matinding bakbakan sa Lanao del Sur. Samantala, palalakasin pa ng Armed Forces of the Philippines ang intelligence operation nito upang mahuli ang mga teroristang nakasagupa ng mga sundalo sa lalawigan. Hinala kasi ng mga sundalo, humalo na ang mga ito sa mga sibilyan doon. Ito ang balita ni Val Villaflor. Sa 15 teroristang Dawla Islamia Maute Group na nakasagupa ng mga sundalo sa Barangay Bawang Madamba, Lanao del Sur, tatlo na rito ang napaulat na napaslang ayon kay Army 1st Infantry Division spokesperson Captain Clint Antipala. Ang impormasyon ay mula sa mga residente at barangay officials sa nasabing bayan. Ani Antipala, mahirap nang makumpirma ang nasabing ulat dahil posibleng inilibing na ang mga ito. Alam mo naman po natin yung positions ng brothers natin na katagulong within 24 hours, mandibing parang gano'n. Pero initially yun yung reports na dumadating sa amin. Samantala, palalakasin pa ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang intelligence operation, katuwang ang mga local government units. Posible kasing bumaba na sa kabundukan at nakisalamuha na sa mga sibilyan ang mga iba pang nakatakas na terorista ayon kay 103rd Infantry Brigade Officer Major Palawan Miondas. Kasi ano sila pwedeng bumaba, tapos itago ang baril ay humalo sa sibilyan. Pwede nilang magawa yung mga ganyan na taktika. Itong Sabado ay nakubkob ng pinagsanib na puwersa ng 1st Scout Ranger Battalion, 1st Field Artillery Battalion at Tactical Operations Group 9 ang kampo ng teroristang grupo matapos bombahin at paulanan ng artillery shell. Val Villaflor, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sanditan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ang buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream lang live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas po ito sa lahat, anuman ang iyong relihiyon o lahi. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayong makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi!